Yun! Welcome back sa GuppyMNL channel. So, ito, kung hindi pa kayo subscriber ko, guys, pa-subscribe na lang ako. Yun, para ma-update kayo sa lahat ng content na ginagawa natin. 2,000 subscriber na tayo. Yay! 2,000 subscriber! So, congrats sa GuppyMNL. So, ano na naman ba yung ano natin ngayon? Yung topic natin. So, napakasimple lang ng topic natin ngayon. Since daily vlogger tayo, ang gagawin ko ngayon ay mag-kakal. Okay? Culling. So, ibig sabihin ng culling, kal, ito lang yung ano. Ang definition nun is, magsiselect ka lang ng mga good material breeding. Kumbaga, pipiliin mo lang yung magaganda. So, pag culling, pipiliin mo yung magaganda. Yung hindi maganda, yun ang hindi mo na i-breed. Kumbaga, hindi mo na sila kailangan paramihin. Kasi yung strain nila hindi na kumbaga hindi na pasok sa standard ng quality. Okay? Hindi ibig sabihin pag sinabing kal, ano 'yun? Pangit, hindi 'yun. Ang definition kasi ng kal, mga kagapi, is selecting the good material. Okay? Ang pag yung hindi na napili doon, yung mga hindi kumbaga hindi pumasok sa standard mo, ang mga tawag sa kanila ay pet quality na lang. So, pang community tank or for yun mga nakikita nyo sa pet shop, yun, pang pet quality na lang yun. Sila na yun. Kumbaga, hindi na sila yung mga breeding material na like yung pang show, tapos yung mga makikita nyo sa mga legend na breeder natin, yung mga ang gaganda ng caudal, dorsal, color, yan yung mga first selection ng culling. So, wag na tayong magdalal pa. Papakita ko na sa inyo kung paano si GuppyMNL mag-kal ng guppy. So, ngayon, ikakal natin ang Singa Blue. So, ang perfect months pala ng culling ng guppy is nasa 1 month to 1.5 months. Yun. Doon kayo mamimili ng, kumbaga, good material breeding or may potential sa show. Pero pag sa grooming talaga sa show, ako namimili ako 2 months old. So, 2 months old, dun ako namimili ng igugroom for 3MB and open categories. So, ito, naganda ako guys ng, ano, ng pagkakal natin. Dito ko muna ilalagay sila first. Diyan ko sila isi-select. Babae at saka lalaki. Female and male. So, alimbawa, pag may na pumasok sa mata ko na good, ilalagay ko dito ang female. So, pag may pumasok sa mata ko naman na good, ilalagay ko dito ang male. So, ngayon, pagkatapos niyan, saan ba sila ilalagay? Dito ko sila ilalagay. So, nakahanda na yung water nila. Naka-stock na yan for 3 days. Ayan, naka-stock na to. Tapos ito, naka-stock na din yan. So, dito yung female, dito yung male. Okay? Grow out na nila yan. Sa mga maka-first select, ano natin, first sipat natin sa kanila. So, dito natin kukunin ang ikakal natin. So, ito yung DOB nila. String, singa. Tapos, April 11, 2021. So, 1 month na siya. So, kailangan ko na mamili dyan. Okay, ngayon, kukunin ko lahat muna yan. Okay? So, ayan. Ilagay ko na siya sa isang pwesto muna. Ngayon, itatransfer ko dito ang yung mail. Okay, itatransfer ko na yung mail bago ako mamili sa kanila. Okay? So ayun, I think ano na siya, nakuha ko na lahat ng mail, na transfer ko na dito. Okay? Na-transfer ko na. So, ayun, ito na yung time, ito yung moment na mamimili na tayo. So paano tayo mamimili ng ganyan? Kailangan natin syempre ng background, okay? Blue at saka black background. Pero sa singa, since singa blue siya, pag nilagay mo ng blue, medyo hindi siya nakikita. Mas okay yung black background. Ilalagay natin. Dito muna tayo sa male. Male ang first priority natin, okay? Also, huwag kalimutan yung flashlight, okay ha? Flashlight. Okay, nandito yung flashlight natin. So, huwag kalimutan. Kailangan natin silang ilawan para makita natin kung ano yung fault ng katawan nila. So, ngayon,
iilawan ko lang sila para makita nyo. Okay. So, yan ang ilaw. So, yan. Mamimili tayo dyan ng good. So, yung mga yung hindi good dyan, ilalagay na natin siya sa community tank. Okay? Sa tingin nyo, may nakikita na ba kayo? May nakikita na kayong good dyan? Okay? Sa singa pala, guys, normal lang ang may black spot na yan. So, yung black spot na yan, normal lang yan. Nakausap ko na rin yung gumawa ng singa. Is normal daw yung black spot na yan. Is nawawala siya pag nag-edad na siya ng 4 months to 5 months. Okay? So, tara, mamili na tayo. Yun mga kagapi, pansin ko lang, halos ano good lahat eh. Wala, may nakita ako dito, dalawa lang na hindi good. So, pag ganito yung napansin nyo, tinan mo, may napili na ako mga first pick ko. So, ito yung first pick natin. Pakita ko sa inyo dito sa side na to. Ayan. Ito yung first pick natin. Tapos, ito yung mga yung natira. Pero good pa din siya eh. Hindi siya ano eh. Nasa good ano pa rin siya. Coloration, good na good yung body form, good yung dorsal. And then, good din yung ano niya. Tawag dito yung caudal niya. So, ito, 1 month pa lang sila, guys. Pero may potential na maganda yung ano, yung linya na to. So, kaninong linya ba to? Linya to ni Gary Lee na in-order ko last January sa Taiwan. So, ito na, pangalawang batch na to ng anak niya. So, mas nakabawi ako sa pangalawang batch kaysa sa first batch. Ang first batch kasi, pero mga natira lang sa akin, konti lang. Pero, konti lang din na nakuha kong good. Pero ito na second batch ko na, yan, good siya. So, ganito guys, pag ganitong good na, no need to ano na yan. Pwede nyo nang i-direct to sa lalagyan niya. Okay, ngayon, kukunin ko muna sila. So, yun mga gagabi, okay to lahat. So, may nakita lang ako na hindi, mga dalawa to tatlong hindi good dyan. Pero okay na, isasama ko na siya doon sa tank. Kasi hindi naman, mas maraming yung good kaysa sa hindi good. So, hintayin ko na rin siya lumaki. Baka magkaroon pa ng magandang color. Kung hindi talaga, tsaka ko na siya tanggalin. So, ilalagay ko muna siya sa lagyan nila ngayon. Okay? So, yun, dito muna natin siya lagay. So, acclimate muna natin sila para di sila mabigla sa temperature. Lang. Nga pala guys, bakit sobrang linaw yung water ko? Nilagyan ko yan ng water condition para hindi siya may stress. Hindi sila may stress sa pagkalipat nila dyan. Okay, water condition lang. Yung mga anti-chlorine at saka basta water condition. Pwede nyo nilagay yan kasi sobrang linaw yan. So, dyan muna sila. For 15 minutes. So, ngayon, sa babae naman, paano tayo magkal sa babae? So, ako guys, sa pagdating kasi sa babae, ang ginagawa ko, tinitignan ko lang kung sino yung pinakapayat. Kumbaga, sino yung pinakapayat dyan. So, yan. Tinitignan ko lang kung sino yung pinakapayat. Kung sino ang payat dyan, yun lang ang tinatanggal ko. Okay? Tignan natin kung sino yung mga payat dyan. May nakikita ba kayo? So, ako may nakikita ako mga ano lang, tatlo lang. So, tanggalin na natin. Tanggalin natin ang tatlo. Ito may nakikita akong medyo payat dito eh. Dito sa baba. Yan. Ito. Yan. Dalawa na to. Nagsama pa. Nagsama pa sila. Tingnan mo. So, hindi na good yan. Dito ka. Ito ka nilalagay yan. So, next. Sino pang hindi good dito? Ito. Ito, hindi good yan. Payat. So, yan. So, yan. Natanggal na natin. So, ayun. Yan yung hindi mga good. So, tabi-tabi na lang muna natin yan. So, ayan. Ito yung mga good. Lagyan na natin dito. Female naman to. So, acclimate muna natin. Ayan. 15 minutes. Ayan, dami siyang i-acclimate.
Okay? Yun, nakita nyo naman kung paano natin ginawa yung pagkakal natin. Sinelect natin yung mga best of the best. Pero sa napanood nyo ngayon, nagkamali ako eh. Wala akong masyadong natanggal na hindi good. Kasi maganda yung linya na nakuha ko. So, yung linya na yun guys, ganun, yun ang mga advantage kasi ng mga kumbaga, mamahaling line. So, pag nag-invest ka talaga, so yung mga labas talaga nila is kung hindi ka makabawi sa first generation, first drop, dun ka sa second drop magbumawi. Dun makikita nyo yung ganda ng linya niya. So, yun, i-update ko kayo soon sa paglaki nila. Ipapakita ko sa inyo kung gaano sila kagaganda. So, yun guys, ang tips ko lang sa inyo pag sa pagkakaling, kailangan ano yung mata nyo. Kung ano yung maganda sa mata nyo, huwag kayong magbase sa ganda ng mata ng iba. Unahin nyo muna yung pang sarili na paningin nyo. Okay? Kung sa tingin nyo maganda, okay, yun. Good yun para sa inyo. So, and then also, tingnan mo rin yung breeder mo. Tingnan mo din kung kumbaga nagmana ba sa kanya yung anak niya. Nakitaan mo siya ng potential na parang pareha sila ng anak niya. Also, yung sa babae pala, yung pagkakal sa babae. Ako, pag nagkal ako sa babae, tinitignan ko lang yung payat. Yung payat, flat yung body, tapos yung paid ang caudal, yun lang, ay yung dorsal. Yung caudal kasi, medyo yung pagsasinga, late blooming pag mga babae, pag matured na sila, dun na nagiging kumbaga nagiging makulay yung mga caudal at saka dorsal nila. So sa akin, hinihintay ko muna sila mag 2 months, since 1 month pa lang naman sila kinakal ko, hinihintay ko sila mag 2 months, tapos pag nakita kong wala talagang potential, tsaka ko na siya tinatabi. Okay? So yun, sana nakatulong yung pag-tutorial natin about culling sa inyo. So isundin nyo lang yung ginawa natin, kung ano yung inanda natin, kung ano yung mga, kumbaga, paano sipatin sila. So tingnan nyo lang yun, panoorin nyo lang to, and then yung advice na to, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makuha nyo. Okay? Ang way na to is walang ibang way, kundi way ko lang. Ewan ko sa ibang breeder. So kung may way sila na pagkakal naman ng iba, respeto natin yon. Kasi nire-respeto rin naman nila kung ano yung way ko. So, thank you guys for watching again. Okay? Bye-bye!